Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat ng mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga OFW sa ang lupalop man po kayo ng daigdig naroon, magandang araw po sa ating lahat. Sa video kong ito, meron kasi akong napanood na video kanina umaga pag gising ko, ano? Ito ay isang vlogger ni Isko Moreno. Ang pangalan niya ay Vryja. Vryja, no? Ngayon, hindi ko na ipi-play yung kanyang video. Pero yung thumbnail niya, nariyan, lalagay ko. Hindi ko na ipi-play yung kanyang video dahil baka sumikat pa itong tao na to. Dahil baka ito ay umangkas na naman sa kasikatan ni BBM. Alam mo na, marami ng mga vlogger ng ganyan ngayon eh. No? Para sumikat, para makakuha ng mga views, para dumami yung kanilang subscribers, gagamitin si BBM. It's either na magkunwaring pro BBM or anti BBM. So itong si Vryja, since hindi ko na ipi-play yung kanyang video, hindi ito magiging reaction video, kundi isang advice na lang sa kanya. Advice ko lang sa'yo, Vryja, yung kanyang picture na riyan, ilalagay ko rin, ano? Doon sa video mo, may binanggit ka doon na from 1965 to 1986 ay nagpakasasa o nagpakayaman ng husto ang mga Marcos. Kung titingnan ko yung itsura mo, parang bata ka pa eh, no? So, ibig sabihin, hindi mo pa inabot yung time na yon. Ngayon, kung saang libro o aklat ng kasaysayan mo nabasa yon, titiyakin ko sa'yo nakakaawa ka. Bakit? Kasi maling karunungan yung nalaman mo. Maling kaalaman yung nabasa mo. Kaya ang payo ko sa'yo, kung gusto mo talagang magsaliksik o gusto mo talagang matuto sa kasaysayan, basahin mo yung mga tamang aklat. Or manood ka ng mga video na mga pahayag, documentation ng mga tao na nabuhay nung panahong yon. No? Hindi ko sinasabi na panoorin mo lang yung mga aayon sa Marcos. Panoorin mo yung aayon sa Marcos, panoorin mo rin yung mga anti-Marcos. Then, it's up to you, depende sa sukat o sa abot ng iyong kaalaman, kung paano mo babalansihin yung iyong mapapanood. And from that, matututo ka, malalaman mo yung totoo. No? At hindi lalabas na sa mga vlog mo ay para ka lang namumulot ng bato saka mo ipupukol. At yung bato na pinupulot mo ay walang katiyakan kung talagang makakasakit nga. Diba? Ngayon, Vryja, we are on a democratic country. No? Wala tayong karapatan kahit sino man na diktahan ang sino man kung sino ang gusto nila. If you are Isko Moreno, kung scholar ka ni Moreno, so be it. No? I respect kung ano yung kagustuhan mo, kung ano yung pinili mo. Pero ang sabi mo nga kanina sa video mo, ayaw mo na, hindi ka nakikipag-away. So, hindi rin kita aawayin. No? Ang nga, kikita mo, nakangiti ako. Shout out, yen, nakangiti ako. Diba? Hindi kita aawayin. Nalang bigbigyan lang kita ng advice. Just a sort of advice. Kasi ako yung tao na ano eh. It's either you stand beside me or you're my enemy. Wala sa akin yung gitna. No? Kakampi kita, kalabang kita. Alis sa dalawa. Okay? Ngayon, ang sabi mo, ayaw mo makipag-away. Hindi mo maiiwasan 'yan sa mundo ng mga vloggers, no? Meron at meron kang makakaaway. Pero ang akin lang, ang point ko lang doon is kung ikaw ay Isko Moreno at kung maghihikayat ka ng mga tao na pumanig kay Isko Moreno, huwag kang gagamit. Huwag kang yayapak ng pagkatao ng iba. Sort of advice.
Kung pakikinggan mo, salamat. Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Pangalawa, may binanggit ka doon na ano ba ang nagawa ni BBM for 6 years? Eto, alam na alam ko kung saan mo napulot ito eh. No? Followers ka ni Banat Bay, no? Followers ka ni Gcas. Doon mo nakuha yung mga tanong na yan. Kung pagbabasihan mo stream media, wala kang makikita na ginawa si BBM for the past 6 years. Pero kung pagbabasihan mo, panoorin mo yung mga BBM vlog. Panoorin mo yung ibang mga vloggers. Inilabas na nila kung ano ang ginawa ni BBM for the past 6 years, especially during pandemic. Kasi yun ang binigyan mo ng emphasize kanina eh. Ano ba ginawa ni BBM during pandemic? Buksan mo mata mo. Makikita mo kung ano yung ginawa ni BBM, especially during pandemic, and not only on time of pandemics, kundi maging doon sa iba pang mga kalamidad. Like yung sa Taal Volcano, and yung pinakahuli ay yung kay Odette. No? Buksan mo lang ang isip mo. Ha? Eh kapag ka binuksan mo yung isip mo, nag-aral ka, nagbasa ka, nanood ka, at natuto ka, maaalala mo ko. Alibuga TV. Baka pasalamatan mo pa ako. No? So, yun lang. Kung happy ka kay Isko, Vrydia. Kung happy ka kay Isko, so be it. Pero, wag na wag kang magpupunla ng maling kaisipan mula sa maling kaalaman sa mga tao, especially sa mga kabataan. Ako, ang numero uno mong makakaaway. No? So, sana, kung mapapanood mo itong video na ito, anyway, i-hashtag kita para makarating sa itong video na ito. No? Kung mapapanood mo itong video ito at napakinggan mo, then bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na matuto, congratulations in advance. Pero kung hindi, wala na akong magagawa. No? So, mga kababayan, muli, ay nagpapasalamat ako sa 4,200 nating subscribers na patuloy pang dumadami. Sa lahat ng mga supo-suporta, maraming salamat. You know, medyo may problema lang itong aking mobile. So, yung mga FB account, mga YouTube account ng mga ating mga kaibigan, doon ko na lang sa comment section ilalagay. So, muli po, ingat po tayong lagi. God bless. Sana ay maayos na yung problema dyan sa Pilipinas para magkaroon tayo ng mapayapang eleksyon. God bless po!